Yung challenges. Merong mas mahirap, pero I think yung tumatak sa akin, very creative yung paggawa nila ng challenge. Halo-halo talaga. So, there are physical challenge, mental challenges, emotional challenges. So, hanggang doon na lang before spoiling it. So, para sa akin, yun yung naging pagkakaiba from season 1 and 2. Oo, ganun talaga eh. Parang hindi nauulit. We were expecting na yung mga ibang missions ipaulit sa amin o ipagawa ulit sa amin, pero hindi eh. Tapos, nasanay tayo, especially yung mga fans ng Running Man, na every episode may name tag ripping. Dito sa season 2, ibang klaseng name tag ripping yung ginagawa. Yun nga eh, tama si Mikael na napaka-creative nung pagkakasulat or pagkakabuo nitong mga missions namin. Kasi talagang hindi kami prepared sa kahit na ano. Siguro yung pinakamalaking preparation lang namin is yung i-protect yung sarili namin na hindi kami magkasakit, yung salamig. Kasi yun talaga yung una, bago kami lumipad, talagang yun yung iniisip namin paano natin poprotektahan yung sarili natin sa mga lamig. Especially kapag ka nag-nita gripping or kapag ka gumagawa tayo ng mga missions. Pero this time, masasabi ko na napaka-diverse ng mga missions na ginawa. Kung akalain mo, diba? Kung akalain mo na physical yung mga gagawin namin, or kahit kami, ini-expect namin na, uy, physical to, so workout kami the night before or the day before. Pero kinabukasan, kakain lang kami. Yung gano'n, nasayang yung workout. Pero ayun yung talagang charm ng Running Man eh. Hindi mo talaga alam kung anong mangyayari. Pero kahit kagaya ng song kagaya ng theme song ng Running Man, go lang ng go, kaya mo to, let's rock and roll. Yeah.